BBM News Network. The official BBM News Channel. Kaisa mo sa pamamahayag. Kaisa mo sa bayanihan. Kabayanihan sa pamamahayag. Kabayanihan sa pamamahayag. Kabayanihan sa pagbabalita. Ryan De Paz at Charlie Mendoza sa BBM Network News. Magandang araw, ako si Brian De Paz. Ako si Charlie Mendoza. Kasama ang mga kabayanihan sa pamahayag upang ihatid ang mga pangunahing balita sa buong kapuluan. BBM Network News. Sa ulo ng mga balita, Maragusan, Davao de Oro niyanig ng magnitude 6.2 na lindol. Ilang chopper ng jeep balikpasada ngayong Martes sa ikalawang strike. National government magbibigay ng 1,000 pisong cash assistance sa 9.3 milyong Pilipinong apektado ng inflation. Senate probe sa salirig hazing death, inumpisahan na. At sa detalye ng mga balita, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ngayong Martes ang Maragusan, Davao de Oro kaninang alas 2:02 ng hapon, kung saan naramdaman ang intensity 5 sa Nabunturan, Davao de Oro, at intensity 4 naman sa Tagum City, Davao del Norte, ayon sa T-Box. Narito ang mga kabayanihan sa pamamahayag. Yes, at ngayong hapon po ay ating pong kunin ang panayam dito po kay Sir Ben Sarubis, ang Senior Research Specialist ng T-Box, kaugnay po rito sa nangyaring nito sa Davao de Oro, kung saan naman niya ito pong magnitude 6.2 kanina at pagdating po ngayong hapon 5.9 naman yung kanilang naramdaman. Sir Ben, magandang araw po. Ano po yung update ngayon dyan, sir? Magandang araw din po sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa. No, bali yung nagkaroon na po tayo ng dalawang lindol dun sa Bataan, no? Yung una po, magnitude 5.9 sa 2:02 PM, tapos yung sumunod naman po kaninang 4:47 PM, magnitude 5.6. And so far, para dun sa 2:02 PM ang pinakamalakas na naramdaman o nakapag-report sa amin ng intensity 5 sa Maco, Maragusan, Nabunturan, New Bataan, Pantukan, Davao de Oro. Pag sinabi natin intensity 5, meron na to yung tipo na naglalabasan na yung mga tao sa mga bahay nila o sa building kasi sobrang lakas yung naramdaman nila rin doon. At para naman po dun sa 4:47 PM, yung may lakas na 5.6 tapos dalim na 11 kilometers, ang pinakamataas na report so far sa amin, no, intensity 4, Mungkayo, Davao de Oro, City of Tagum, Davao del Norte. So usually pag intensity 4, kung light sleeper o yung natutulog yung tao, pag naramdaman itong lindol na to, posible na mag-sense. And so far, yun pala yung nare-receive natin na info. Although, may mga nagre-report ng mga damage and we have to validate these damages na nire-report sa amin. So, hinihintay natin yung reports galing sa mga disaster offices natin dun sa mga LGU regarding sa kung ano yung effect ng lindol dun sa mga lugar nila. Merci, Charlie Mendoza, no? Itanong ko lang, anong origin ng earthquake? Pares po, pares na tectonic ang origin ng lindol, itong lindol na to. Okay, Sir Benz, may mga nakikita tayong mga video sa social networking sites, mm-hmm, ng mga landslide. Yes po. So, sa sulod-sulod na mga pagyanig na ito, tingin nyo ko talaga ito posibleng magkaroon ng mga ganyang uri ng mga damages. Ay, posible naman po sa ganitong kalakas na lindol, at kung mapapansin din po natin, mababaw, no, mababaw yung lindol, so possible na magkaroon ng mga pagguho ng lupa. And kung hindi man pa nagkakaroon ng pagguho ng lupa, pero minsan nagkaroon na ng tension cracks din sa mga bundok na to, no, konting paggalaw lang magkakaroon din ng mga landslide. So iniiwasan natin
yung mga ganitong klaseng sakuna, no, in-advise natin yung mga LGUs to check on this in this areas, especially dun sa mga mabubundok na posibleng magkaroon pa ng possible of further landslide dahil sa nag-expect pa rin tayo ng aftershocks dito sa lindol, sa mga lindol na ito. Possibilities niyan, Benz, yung aftershock ay may mas malakas pa bang mararamdaman? Hindi natin masabi, no, sir, na may malakas pa tayong mararamdaman na lindol. Ang may ano lang natin is tuloy-tuloy or may mga may kailangan pa tayong mga i-expect na magkakaroon pa ng mga aftershock dito sa lindol na to. And sa kung paano or sa kung gaano kalakas, hindi pa natin masabi yan. And what we do here in PIVOS is that we continue monitoring these events. So every time may ma-record tayo na lindol, may mag-report sa atin na lindol, nagre-release kagad tayo ng information regarding sa mga lindol na ito. Okay. Sir, yung pong Davao, makikita po natin halos hindi naman siya araw-araw, pero bakit parang palagi merong mga report na lindol po dito? Pag nagkaroon po kasi ng isang malakas na lindol, posible po na magkakaroon ito ng aftershocks, no? Yung tuloy-tuloy na paggalaw. Itong tuloy-tuloy, sunod-sunod na paggalaw, hindi naman siya aftershocks or sunod-sunod na lindol, ganun. Pero yun kasi yung way ng mga faults, yung mga origins o yung mga faults natin dun sa area na after nila gumalaw, kailangan nilang bumalik dun sa state nila before. So magkakaroon ng mga sunod-sunod na lindol after ng isang malakas na lindol. Okay. Ano po yung... So natural lang po yun, sir. Opo, Sir Benz, ano po yun yung maupayo sa ating mga kababayan? Kasi hindi po biro, ito pong mga magnitude level. Opo. Ito po sa gagawin nilang paghahanda sa nangyayari pong mga pagyayari. Ayun po, since kung mapapansin po natin, no, malalakas yung mga lindol na ito, tapos mabubabaw pa, posible talaga na magkaroon ng damages dito sa mga lindol na ito. So kung magkaroon man or makaramdam man ng malakas na lindol, duck overhaul tayo. And if ever man na katulad dalawang lindol na yung pinag-uusapan natin na malakas, no, so kung sa 5.9 nagkaroon na ng damage or may mga konting bitak na yung bahay, kailangan na nating ipa-check tong mga bahay o gusali na to sa mga engineers natin, no, kung safe pa ba na tirhan, kasi pinag-uusapan natin yung mga susunod pa na mga lindol, so posible na kung hindi man siya magiba ngayon dun sa mga susunod na lindol, posible na dun siya bumuo, kasi dito sa mga nakaraang lindol na sira na integrity ng building, so baka kung magkaroon ulit ng iba pang mga malakas na lindol sa mga susunod na oras or araw, baka yun yung maging dahilan para gumuho yung building. So kailangan talaga na ipa-check yung integrity, structural integrity ng mga building. Pangalawa, hindi naman natin kailangan magpanic, although mahirap sabihin kasi sunod-sunod ng kalakas na lindol, pero kailangan din tayo magpanic, kasi pag nagpanic tayo, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Mawawala tayo sa kung paano natin i-handle yung mga situation. So wag magpanic, kailangan alam natin yung kung saan tayo lalabas ng bahay or ng building, kung nasa loob man tayo, naka-ready ba yung mga gamit natin in case magkaroon ng mga gantong klases ako na. At the same time, yung mga evacuation plans natin and responses, kailangan meron tayo kahit mismo sa bahay lang natin, meron tayong mga plano para pag nagkaroon ulit ng mga ganitong klases ako na, may magagamit tayo at alam natin po anong gagawin at kung saan tayo pupunta. Benz, for info lang, no, baka sakaling maalala mo, anong pinakahuling insidente ng lindol dyan sa Davao de Oro? Recent natin, no, meron tayo nung February 1 po, no, magnitude 6.0 sa may Compostela, Davao de Oro. So yun yung pinaka malapit na or pinaka maaga bago nitong lindol to. So yun yung isa sa malalakas na lindol na nangyari sa area. Maraming salamat, Sir Benz Rodriguez, Science Research Specialist ng VBOX. Samantala, ilang jeepney driver balikpasada na ngayong araw. May report si Ann Melia.
narito ang mga kabayanihan sa pamamahayag. Piniling bumiyahe ngayong ikalawang araw ng transport strike ang ilang jeepney driver dahil wala umanong kakainin ng kanilang pamilya, kung saan kasama rito ang pagbalik sa pagbiyahe ng ilang tsuper sa Monumento Caloocan City matapos hindi pumasada noong maghapon ng Lunes, habang sa Quezon City, mas pinili naman ng ilang transport group na hindi sumama sa tigil pasada at bumalik sa pagbiyahe dahil na rin sa pang-araw-araw na gastusin para sa pamilya na nasasakripisyo sa transport strike. Mula sa Quezon City, ako si Ann Melia para sa BBM News Network. Kaisa mo sa pamamahayag, kaisa mo sa bayanihan. Maraming salamat, Ann Melia. Sa kaugnay na balita, balik pasada na rin ang mga jeepney driver sa Pilcoa, Quezon City. May kabuang report si Alvin Mendiola. Alvin, please come in. Narito ang mga kabayanihan sa pamamahayag. Yes, Charlie. Sa ikalawang araw ng transport strike ngayong March 7, 2023, narito ang ilang reaksyon na nakuha ng BBM Network News. Ramdam natin siya, may commuter tayo. Araw-araw tayo maalis. Kung ganyan gagawin talaga, ang laking epekto sa mga maalis sa araw-araw. Mula sa Quezon City, ako si Alvin Mendiola para sa BBM News Network. Kaisa mo sa pamamahayag, kaisa mo sa bayanihan. Maraming salamat, Alvin. Inanunsyo ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno na magbibigay ng 500 piso kada buwan ang national government sa 9.3 milyong pamilyang Pilipino upang makaagapay sa epekto ng inflation, kung saan 1,000 piso ang matatanggap kada pamilya sa loob ng 2 buwang ayuda. Samantala, Senate probe sa Salilig Hazing Death inumpisa na. Wala naman sa Pasay City. Pakinggan natin ang report ni Randall Porana. Narito ang mga kabayanihan sa pamamahayag. Yes, Randall, please come in. Charlie, humarap na sa Senate probe ngayong araw ang ilang sangkot na individual sa pagpatay ng estudyanteng si John Matthew Salilig na sinasabing biktima ng hazing, kung saan umamin ang sinasabing master initiator na presente sa pagdinig na batid nitong ipinagbabawal sa batas ang hazing. Mula sa Pasay City, ako si Ronaldo Prana para sa BBM News Network. Kaisa mo sa pamamahayag, kaisa mo sa bayanihan. Thank you, Randall Prana. Iniulat ng Department of Agriculture Region 7 na nakapasok na sa lalawigan ng Cebu ang African Swine Fever o ASF, kung saan lumalabas positibo sa ASF ang 30 blood samples ng mga baboy mula sa 8 barangay sa Carcar City. Sa iba pang balita, pinangunahan naman ngayong araw sa Clark Air Base Pampanga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang blessing at turnover ceremony ng C-295 medium lift aircraft na binili ng pamahalaan sa Spain sa ilalim ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, ipinagpaliban ang Bureau of Corrections mula sa 6 hanggang 1 taon ang planong pagtatayo ng pasilidad sa loob ng Masungi Geo Reserve na upang bigyan daan ang mga gagawing pag-aaral o research sa lugar, ayon kay Bureau Officer in Charge o OIC Gregorio Katapang Jr. Hindi naman pumasa sa water standard quality ang tubig dagat sa Oriental Mindoro dahil sa epekto ng oil spill, kaya mahigpit na ipinagbabawal ang paliligo dito ng mga residente, ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR
at posibleng magkaroon ng asthma at sakit sa balat ang mga taong malalantad sa kontaminadong tubig ayon sa Department of Health. At yan po ang naging kabuuan ng ulo ng ating mga balita at mga detalye sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news sa ating official Facebook page at YouTube channel na Bayanihan Broadcast Media. Ako si Brian De Paz. At Charlie Mendoza. Hanggang sa muli. BBM News Network. The official BBM News Channel. Kaisa mo sa pamamahayag. Kaisa mo sa bayanihan. Kabayanihan sa pamamahayag. Kabayanihan sa pamamahayag. Kabayanihan sa pagbabalita. Brian De Paz at Charlie Mendoza sa BBM Network News.